Good day mga ka-fixit! Paano nga ba ang tamang pagtansya ng iyong sasakyan habang ikaw ay nagmamaneho sa kalsada? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Okay mga ka-fixit, so panibagong episode ito ng Fix It Dennis na kung saan ibabahagi ko sa iyo kung paano ang tamang pagtansya ng ating sasakyan, no, habang tayo ay nagmamaneho sa kalsada and especially dun sa mga narrow spaces, no, masikip man yan, maluwag na kalsada, no, subdivision, public road, yan, itidemo ko yan sa iyo ngayon. Paano nga ba natin mapapanatili na nasa tamang lane yung ating sasakyan, no? Pagtansya ng ating sasakyan sa kalsada. Okay? So, meron lamang akong mga pointers na gustong i-point out and tandaan nyo ito mga ka-fixit na itong mga i-demo ko sa inyo dito sa video nito, medyo ito ay hard for beginners sa mga nag-uumpisa pa lamang magmaneho. So, ang dami kong na-re-receive na comments sa ating YouTube channel na paano daw mapanatili sa tamang lane yung ating sasakyan, no? Na hindi sila sasobra sa kaliwa, hindi sila sasobra sa kanan, na nasa tamang lane lamang sila, no? Lalong-lalo doon sa mga masisikip na kalsada. And medyo mahirap din ito para doon sa mga first time drivers sa isang bagong sasakyan, o kaya halimbawa naman may hihiramin silang sasakyan o may pinahiram sa sasakyan sa kanila at first time pa lamang nila itong imamaneho. Syempre yung pagtansya niyan, medyo mag-a-adjust ka kahit na ikaw ay matagal na nga driver, no, mga ka-fixit, no? Tapos yung mga reference points na i-demo ko sa video na ito, no, may vary from one car to another kasi iba-iba po ang size ng bawat sasakyan. So meron pong mahaba, may maikse, may mataas, may mababa, meron mga long nose, flat nose, no? So depende po sa modelo ng ating sasakyan. So driver size will also affect yung judgment natin kasi every driver will see differently, no, mga ka-fixit, from inside the car depending on their size. Halimbawa kung masyadong matangkad, ito, ipapakita ko sa iyo, ito yung nakikita ko base sa tamang pagkakaupo ko sa ating sasakyan. Nakasandal din ako, mga ka-fixit, no, and my head is touching the headrest, no, yan yung nakikita ko. Pero pag matangkad ka masyado, i-adjust ko yung aking katawan, no, ayan, pag matangkad ka masyado at halos maabot mo na yung bubong na yung sasakyan, yan yung nakikita mo. Pag masyado ka namang maliit, mga ka-fixit, ayan, sabihin na lang namin maliit ako, ayan, yan yung makikita mo. So depende talaga sa size din ng taong nasa loob ng sasakyan yung sa makikita mo sa iyong sasakyan, kaya yung reference points will vary also sa driver size. Okay, so reference points shown in this video might not work for you but works for me, no? So i-adjust mo na lamang base sa iyong nakikita sa iyong sasakyan, base sa iyong size, base sa size ng iyong sasakyan. Okay, so itong video na to is for guide lamang, mga ka-fixit. Find the reference points that works for you, mga ka-fixit. Yun yung the best, no, mga ka-fixit. Okay, so first things first, i-adjust natin ng tama yung position ng ating pagkakaupo sa ating sasakyan, no, dahil lubhang makaka-apekto yan sa view natin sa ating sasakyan, kung ano yung makikita natin, at lubhang makaka-apekto din yan sa ating steering at kung paano natin ino-operate yung mga parts ng ating sasakyan na kailangan natin i-operate. Okay mga ka-fixit, so adjust natin ng tama yung ating sasakyan by adjusting yung ating sitting position dito sa knob sa harapan. Ayan yung clicking sound niya, kailangan maririnig mo yan. Ibig sabihin nag-lock in position na yung sasakyan, yung inuupuan. So para ma-unlock yan, itataas ko lamang, iabante ko ng konti. Pag tama na yung position ko, pakakawalan ko na yan at kailangan may maririnig akong click. Yan, click ko. Okay. So kung mapapansin ninyo, meron akong one fist apart dito sa ating dashboard. Yan, one fist apart. So yun yung tamang position nung ating pagkakaupo, para hindi naman tumama yung ating tuho dito sa ating dashboard. Okay? Yan. So i-adjust din natin ng tama yung ating sandalan, no, dito sa knob nito. So itataas mo lamang yan para mapakawalan yung lock. And pwede mo nang sandalan yung sandalan para humiga siya ng konti, or umabante ng konti, pakawalan mo lamang ito ulit yung knob para umabante yung sandalan.
ito masyadong malapit, so i-adjust ko lamang ng tama. Isa pa. Yan, yan yung saktong position para sa akin. Yan yung the best and most comfortable position para sa akin, sa height ko and sa build ng aking katawan. Okay, dito sa sasakyan na to. Okay mga ka-fixit, tama, maliwanag no, i-adjust natin ng tama yung ating sitting position sa ating sasakyan, gaya na lamang ng pag-adjust mo sa iyong position sa inyong relasyon mga ka-fixit. Okay, so kapag mali yung paglalagay mo sa iyong position sa relasyon ninyo, baka masaktan ka sa bandang huli. So know your position in your relationship mga ka-fixit. Okay, tandaan mo yan. Okay, so pangalawa natin, try and practice no, try and practice parking on the side of the road. Locate your reference points and save on your memory bank. Oh, when I'm talking about memory bank, i-save mo yan sa iyong utak, no? Tandaan mo yan mga ka-fixit. So ito kagaya ng ginawa ko, pumarking tayo dito sa gilid ng kalsada. Actually, medyo ginit na ako, no, dito sa lane na ito kasi gusto kong ipakita sa inyo yung reference point, no? So ipapakita ko lamang sa inyo, bababa ako, papakita ko sa inyo yung position ng ating sasakyan. Okay mga ka-fixit, so ayan, medyo ginit na ako siya. Ito yung gitnang linya no ng kalsada. So ayan, may enough distance sa ating gulong. Ganon din dito sa side na ito. So pareho yung distansya niyan, ginit na ako talaga yung sasakyan para maipakita sa inyo yung reference point habang nagmamaneho. Okay, so syempre kapag ka nagmamaneho tayo mga ka-fixit, syempre kapag ka nagmamaneho po tayo, nasa tamang lane tayo, no? Dapat nasa gitna tayo ng tamang lane. Okay? Para mapanatili natin yung tamang distansya natin sa gutter sa gilid and sa tamang distansya natin doon sa opposite lane, no? Para maiwasan nating makatama. But that's always the case, no? May mga times na kailangan nating i-adjust yung position ng ating sasakyan. Pero ultimately, to stay on your lane, ito yung reference point na kailangan nating makita. Okay? So Tanggalin ko lamang itong cellphone, no? Baka kasi mahirapan kayong makita yung reference point natin dito sa side na ito. Okay mga ka-fixit. So tinanggal ko na yung ating cellphone, no, para makita ninyo yung reference points base sa nakikita ko dito. So para magsilbing guide sa inyo, nakikita niyo yung guhit na ito sa gitna ng kalsada, yung pinakita ko sa inyo kanina nung bumaba tayo. So ayan, yung guhit sa gitna ng kalsada, dito nakatapat yan sa kung saan nakamount yung ating wiper. So para madali nyong matandaan mga ka-fixit, naghanda ako ng tape dito, lalagyan natin ng tape yan. So dito banda yan. Okay, so yan na natin ng konti, no. Nakatapat na ba? Medyo hindi, gitna natin ng konti dun sa guhit. Yan. Okay, so ultimately dito banda yan. Yan, so dikit lang natin to para matandaan natin na dyan yung ating reference point. I'm not saying na gawin nyo rin to mga ka-fixit ha. Magsisilbing guide lamang ito habang tayo nagmamaneho para malaman ninyo na yung guhit nakatapat din dito. Makikita ninyo yan mga ka-fixit, okay? So dito naman sa side na ito, ayan yung gilid ng kalsada, may guhit din. So nakatapat siya dito sa ating, dito banda, ito, yung ating cellphone holder. So ilagay natin ito, dito banda. So magsisilbi din yung guide base sa ating nakikita, no, mga ka-fixit. Unfortunately, nagkakaroon ako ng problema sa pagdikit. Hindi siya masyadong dumidikit. Okay? So, but eventually we'll get there. Dali lamang mga ka-fixit. Yan. Okay, tumapat na ba? Ayun, so basically yan, mga ka-fixit. So, meron tayong guide. Yung dalawang tape na yan. Yan. Okay, so as I drive dito sa ating subdivision mga ka-fixit, makikita ninyo na most of the time itatapat natin yung dalawang guhit na yan dito sa dalawang tape na to, then mag-a-adjust tayo base sa nakikita natin sa kalsada. Okay mga ka-fixit, so magsi-seatbelt lang ako for safety and i-on natin yung ating RPM camera para makita ninyo yung power na binibigay ko, yung speed ng ating sasakyan. Okay, ready to drive, let's go. So foot brake, hand brake off, clutch all the way down, first gear, gas, and clutch to the biting point. Makakarangkada na yung ating sasakyan.
Okay mga ka-fixit, so I would like you to observe, no? Ayan, medyo nawala tayo sa linya kasi may basuraan sa gilid. Pero kapag nakakita na tayo ng safe opportunity, babalik tayo sa tamang linya mga ka-fixit. Okay? Ayan, so liliko lang ako dito pa kanan. Again, yung tamang pagliko, tapat natin yung side mirror natin. Look kung merong paparating, so wala. And pwede na tayong lumiko. Liko tayo pa kaliwa. Nakatapat na yung side mirror natin sa kanto. Ayan, yung gutter na yan. So, pwede na tayong lumiko mga ka-fixit. Ayan. So, ito straight line mga ka-fixit. O, tingnan ninyo kung saan nakatapat yung tape. Ah, diba? Ayan, nakatapat sa gitna itong tape na to. Nakatapat din naman sa gilid. Naguhit itong tape na to. Ah, diba? Center of the lane. Nasa tamang lane tayo, nakasentro sa gitna mga ka-fixit. So yan yung reference point ko dito sa sasakyan na to at base sa height ko and build ng aking katawan kasi yan yung aking nakikita. So liko tayo dun sa susunod na kanto. Ibabalik ko muna dito sa lane na to, no? Kasi may kasalubong tayo. Yan, so pwede na tayo mag-start magliko, wala nang paparating. Ayan, medyo masikip dito mga ka-fixit, pero maluwag yung lane natin, makakadaan tayo. So tingnan niyo yung dalawang tape, oh, nakatapat pa rin. So yan, center of the lane pa rin tayo. Hindi tayo mawawala sa ating linya as long as we refer to our guide, no mga ka-fixit. So malaking bagay ito sa mga nag-aaral pa lamang magmaneho, no? And i-save mo yan sa iyong memory bank. Tandaan mo yan. As you gain more experience, no? Subconsciously magagawa mo na yan without thinking about the reference points, no? Magiging voluntary muscle movement and reflex action yan ng iyong katawan base sa calculations na ginagawa ng iyong brain. Okay mga ka-fix it? So ultimately kapag bago pa lamang ikaw nagmamaneho, no, bago ka pa lamang nag-aaral at tinatansya mo pa lamang yung width ng iyong sasakyan sa kalsada, no, bagalan mo lamang yung pagmamaneho para natatansya mo siya ng maayos. Okay? Kahit sa mga baguhan pa lamang doon sa bagong sasakyan, kahit matagal ka na nagmamaneho, pakiramdaman mo muna yung sasakyan, mag-adjust ka muna base dun sa laki ng sasakyan. Huwag mong imamaneho agad ng normal driving yung isang sasakyan na first time mo pa lamang nasakyan mga ka-fixit. Ganun palagi yun. Kailangan mag-a-adjust ka muna, mag-a-adjust yung utak, mag-a-adjust yung katawan. Okay? Depende na yan sa driver. Merong mga driver na mabilis makapag-adjust. Merong it takes time to adjust, no? So, depende. Yan, mga ka-fixit. So, nasa tamang lane pa rin tayo. One precaution lamang mga ka-fixit, habang nagmamaneho ka, wag naman lagi nakafocus ka lamang dun sa reference points mo na nakatitig ka dyan sa dalawang guhit na yan, sa dalawang tape na yan, no? Wag naman ganun. Focus on the road din. Focus on the road lang talaga habang nagmamaneho, no? Guide mo lamang yan, yung mga reference points na yan, pero wag ka dyan magfo-focus, no? Gaya na lamang ng pag-focus mo sa kanya. Huwag ka masyadong focus. Huwag mo masyadong didibdiben, no? Hindi lamang sa kanya umiikot ang buhay mo mga ka-fix it. Tandaan mo yan, no? Okay, so dire-diretso lamang tayo. Ito, nasa tamang lane pa rin tayo mga ka-fix it, oh. Pero sabi ko nga mag-a-adjust tayo base sa nakikita natin sa kalsada. So kagaya nito, wala namang kasalubong sa kabilang linya. So pwede kong kainin yung kabilang linya para tayo ay makaproceed, no? Depende sa kung sino yung unang pumasok. Kung may kasalubong ako at una siyang pumasok, magbibigay ako. Pero pagpasok na ako at hindi pa naman siya nakakaabot dun sa linya, hindi naman siya alanganin, so kailangan niya akong pagbigyan. Okay? Pero wag naman yung talagang pipilitin mong unahan siya, no? Dun sa linya na yon para lang mauna ka. Hindi po ganun yun mga ka-fix it, no? Normal driving lamang and matuto po magbigay sa kalsada. Ayan, tingnan nyo yung reference point natin, oh. Diba? Tama-tama pa din.
medyo mag-a-adjust lamang yan base din sa lapad ng kalsada at sikip ng kalsada. Kung medyo masikip, medyo pasok yun sa reference point mo. Pero kung medyo maluwag, so medyo labas siya ng konti. So mag-a-adjust ka lamang, no, base sa nakikita ng iyong mga mata. Ito medyo sharp curve ito. Masyadong sharp to eh. Tapos may sira pa yung kalsada. So adjust lang tayo dyan para makaliko tayo ng tama. Okay, very nice. Okay, dito medyo maluwag-luwag yung kalsada dito, medyo malapad-lapad. Kung mapapansin ninyo, ayan, yung ating reference point, pasok na doon. Pasok na sa kalsada. Ayan, malapad yung kalsada, di ba? Yung tape na nilagay natin, pasok na doon sa ating reference point. Ayan, oh. So, nag-a-adjust lamang tayo base sa nakikita natin sa kalsada. Okay? So, habang nagmamaneho ka, as you gain more experience, mga ka-fixit, sa pagmamaneho, you will be able to figure out, base sa nakikita mo sa kalsada, no, mag-a-adjust yung iyong katawan, base sa nakikita ng iyong mga mata. Kasi, yung information nakikita ng iyong mga mata, will go to the brain, then the brain will process it, at gagalaw na yung iyong katawan, no, base sa experience mo sa pagmamaneho, and sa mga base sa iyong mga natutunan. Kaya importante na yung mga tamang method yung iyong natutunan para tamang method din yung iyong magagawa. Okay? Ako actually subconsciously, mga ka-fixit, natutunan ko lamang itong mga bagay na ito without knowing itong mga reference points na ito, no? So subconsciously ginagawa ko na pala, hindi ko lamang alam na may mga ganitong reference points pala nung nag-aaral pa lamang ako magmaneho. So maswerte kayo, mga ka-fixit, kasi ngayon alam nyo na itong mga reference points na ito. So madali na para sa inyo, no? Meron na kayong guide para mas madali kayong matuto. Pero nung time na nag-aaral pa lamang ako magmaneho, hindi ko pa alam itong mga bagay na ito. Syempre nagkakamali tayo, nangyari yung mga pagkakamali na yon. And syempre hindi na natin uulitin yon, no? Natututo tayo sa bawat pagkakamali na nagagawa natin. Okay, mga ka-fixit? So, constant practice lamang talaga yung key to every team. At kagaya nga nung palagi ko sinasabi, no, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay, mga ka-fixit? So, palagi mong tatandaan yan kasi importante yan na naka-embed sa'yo, nasa puso't isipan mo, para sa kahit na anong bagay na ginagawa mo, nagmamaneho ka man, o sa kahit na anong bagay sa iyong buhay, alam mo na kailangan ng practice to gain expertise on anything, mga ka-fixit, no, para gumaling ka sa anumang bagay. Okay, mga ka-fixit? So, last one note, gusto ko lamang i-point out yung ating reference points. Ito kagaya nito, no, pumarking tayo sa gilid ng kalsada, gumilid talaga tayo. So, ito halimbawa, paparking ka, no, paparallel park ka sa isang kalsada sa gilid. Pansinin ninyo, nakagilid ako, no, dito. Kitang-kita sa side mirror, malapit na ako sa gutter. And malaki yung space natin dito sa lane na kung nasan tayo ngayon. So tingnan ninyo yung reference point, mga ka-fixit. Yung ating nilagay na tape dito, nakatapat pa rin siya sa gutter sa gilid ng kalsada. Pero yung ating tape dito, mga ka-fixit, malayo na dun sa guhit. So malapad kasi itong kalsada na to kumpara dun sa kalsada na nasa loob ng subdivision kanina, na kung saan dun natin binasa yung ating reference point. So yan, nakikita nyo na yung difference, ano? So malapad na kalsada, mag-a-adjust yung iyong reference point. So para gumit na ka, ipasok mo lamang yung dalawang reference mo dito sa kalsada na ito. So nakagitna ka na, di ba, mga ka-fixit? Pero kagaya na lagi ko sinasabi kanina, huwag mong ipofocus yung all of your attention dito sa reference points na ito, no? Mag-focus ka sa kalsada, sa iyong pagmamaneho, okay? Magsisilbi lamang guide itong mga reference points na ito para makaiwas ka sa disgrasya. Panoorin mo nga rin pala, mga ka-fixit, yung ating ginawang video, no, how to judge your distance when parking, no.
mayroon akong ginawang video tungkol dyan. Ilalagay ko yung link ng video na yun sa upper right portion ng video na to, yun sa description below para panood mo, kasi lubhang makakatulong yun sa'yo sa iyong pagmamaneho, sa pagtansya ng distansya ng iyong sasakyan habang ikaw ay nagmamaneho, no? Pwede mo rin gawing nga reference point yun, mga ka-fixit. Okay? Okay, mga ka-fixit. So, para sa ating shoutout for this episode ng Fixit Dennis, ang ating shoutout ay para kay B17 Lloyd Mansoheto. Okay? And para kay Jose Barrios ng Bicol, Camarines Norte. Okay? So, shoutout po sa inyo, mga ka-fixit, and sa inyong lahat, mga ka-fixit, na walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa ating Fixit Dennis channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So, patuloy nyo lamang po ang panunod dito sa ating Fixit Dennis channel. Patuloy po ako magbabahagi ng mga kapakipakinabang ng mga information tungkol sa pagmamaneho, mga ka-fixit. So, that concludes our episode for the day, mga ka-fixit. So, kung nagustuhan mo itong video na to, please, palike naman, mag-subscribe ka. And mag-comment ka na din sa ilalim ng video na to. And pakishare na rin sa iyong mga kaibigan, kamag-anak, at mga kapamilya, kapuso, at kapatid, mga ka-fixit, upang matuto rin po sila, no, ng mga kapakipakinabang na information tungkol sa pagmamaneho, mga ka-fixit. Marami pa tayo iba pang video dyan na kapakipakinabang para po sa bawat isa. Okay, mga ka-fixit? So, hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa panonood. Please, see me on our next episode ng Fixit Dennis. Okay? So, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!